Sa pagtatapos po ng ating liturhiya sa karaniwang panahon, ating inilulukluk at itinatampok ang dakilang araw na ito ng kapistahan ng Kristong Hari. Dahil ang totoo, ang pagliligtas ng Diyos ay may simula at mayroong wakas. Kung paanong tayo iniluwal sa daigdig na ito at nagsimula tayong mabuhay, meron din tayong wakas. Lahat na nilikha ng Diyos may simula at may katapusan. Kung paano ito magtatapos, mga kapatid, para sa ating kapakanan, depende kung tayo nakinig kay Kristong Hari. Sinasabi ng unang pagbasa ni Propeta Isaias na sinasabi ng Panginoon, ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Yung mga napipilayan, hihilutin ko. Yung mga nawawala, ibabalik ko sila. Hahanapin ko sila. Aalagaan ko sila. At kung mayroong isang kriteria o kriteryon na masasabi tayo para tayo ay mapabilang sa kanan, napakaliwanag naman ng Ebanghelyo na mga simpleng bagay, yung walang damit, napaparamtan. Yung walang makain, nabibigyan ng pagkain. Yung may sakit, dinadalaw. Bilanggo, dinadalaw. Mga simpleng mga kaganapan sa buhay ng tao na may pinagdadaanan, lalo na yung mga taong nasa abang kalagayan. Kung kaya ito'y karaniwan, yung mga mahihirap na hindi na naaabot ng ating lipunan sa maraming mga bagay na sana'y nai-enjoy din nila. Kung kaya ang pahayag ni Jesus, mga kapatid, kung tayo makakasama doon sa kanan sa huling araw sa paghuhukom, ito lamang talaga yung hinahanap niya. Kung tayo nagkaroon ng patuloy na kaugnayan sa pag-aangat sa buhay ng mga maralita, ng mga mahihina. Hindi naman natin, mga kapatid, maikakaila na ating parokya, ang ating simbahan, ay nagkaroon na ng malaki at malalim na kaugnayan sa pagpapahayag ng mabuting balita, hindi lamang sa mga gawaing pagsamba, kundi rin sa mga pagkilos na may kinalaman sa pag-aangat ng buhay ng mga mahihirap. Sa mga apostoladong ginagawa natin, hindi lamang tuwing magpapasko, kundi ito'y paulit-ulit natin ginagawang mga pagtulong na ito. Kaya kung tatanungin natin, ang parokya na ito ay nagiging isang tanda sa mundo ng pagpapahayag ng mabuting balita at paniniwala na tayo'y pupunta sa bandang kanan sa gawin ng mga tupa na papapasukin ni Jesus doon sa kaharian, sapagkat meron naman tayong kahit papaano'y mga ginagawa. Pero siyempre, mga kapatid, ito'y isang komun na gawain ng ating parokya. Meron din dapat tayong mga pananagutang individual sa ating mga sariling mga kapamaraanan, katayuan sa buhay at kalagayan. Meron din dapat tayong kaugnayan sa mga mahihirap upang sila'y maiangat natin, hindi man buong-buo, kundi meron tayo naging kaugnayan sa kanila upang sila'y mabigyan natin ng karampatang pagtingin at pagkalinga ayon sa pamantayan ng mabuting balita. Sapagkat kung hindi, kung wala naman tayong kaugnayan sa kanila, hanggang simbahan lang talaga tayo, malamang doon tayo mapunta sa bandang kaliwa
Dahil ang paghuko, mga kapatid, ay hindi na nababatay sa ating mga narating sa buhay, kundi ito'y kung ano ang nagawa natin. Si Kristo, palagi niyang ina-identify ang kanyang sarili sa mga taong mga mahihina, sa mga taong nagdarahop, mahihirap, sapagkat siya'y bilang isang Diyos at nagkatawang tao, sa pasimula pa'y mahirap na ang kanyang buhay at tinanggap niya ang pagkaabang ito at pagkamahirap alang-alang din sa mga mahirap. Pero bias ba ang Panginoon, mga kapatid, sa mga mayayaman at sa mga taong maraming kakayanan? Hindi. Sapagkat ang mga taong ito ay meron ng kakayanan. Meron na silang, hindi na sila kinakailangan pa maghanap ng pagkain. Araw-araw na parang isang kahig, isang tuka, o masusuot na damit, sapagkat ang mga damit naman nila ay talagang mga mamahalin. Ibig sabihin, kung meron mang uunahin ang Panginoon, palagi itong ang mga mahirap. Kaya ang pagliligtas ng Diyos at ang ating personal na kaligtasan ay palaging may kinalaman sa pagkalinga sa mga nasa laylayan ng lipunan. Pero nakakahiyang isipin, mga kapatid, dahil sa isang Kristiyanong bansa tulad ng Pilipinas, kapag ikaw ay kumakampi, ipinagtatanggol mo ang mga karapatan, ikabubuti ng mga mahirap, mababansag ang kang makakaliwa. Kapag wala ka namang ginawa, mababansag ang kang manhid. May ginawa ka at wala, may masasabi ang tao. Pero hindi naman doon nakasalalay, mga kapatid, ang kaligtasan natin sa masasabi ng tao, kundi ang masasabi ng Diyos. Dahil sa paghukom, alam ng Diyos kung sino talaga yung taimtim na nagkaloob ng kanilang panahon, talino at yaman sa ikauunlad ng mga taong hindi masyadong mapalad sa larangan ng buhay sa mundo. Bagamat parang hindi patas ang buhay natin sa araw-araw dahil nakikita natin ang agwat ng buhay natin sa isa't isa, mas maraming papahirap ng papahirap sa ating lipunan, sana'y mas marami rin ang kumakalinga sa kanila. Pero yun nga, dahil tayo'y may kanya-kanya ng mga ambisyon, mga hinahangad sa buhay, doon napupuno ang ating, doon umiikot halos ang ating daigdig. At nakakaligtaan na natin itong ebanghelyo na sinasabi ng Panginoon na malaki ang kaugnayan sa kasasapitan ng ating buhay sa paghuhukom. Dahil sabi ko nga, kung mayroong simula, mayroong wakas. Hindi ba pwede, mga kapatid, palagi nating iisipin sa ating bawat pagpapasya, sa ating pagkilos sa araw-araw na ito'y judgment day na para sa atin. Dahil kung ano ang ginawa mo sa araw na ito, meron itong bearing doon sa kahuli-hulihang araw, doon sa second coming of Christ, na talagang doon makikita, maging ang makapatay ay mabubuhay na, at yung mga totoong sumasang-ayon at sumusunod sa Ebanghelyo ay mapapasakanan ng Panginoon. Paghihiwalayin talaga yung mga taong nararapat pumasok sa mga pinaghaharian ng Diyos. Kung kaya, ang maliliit na ginagawa natin sa araw-araw ay palaging may kinalaman sa ating kaligtasan. At ito ang nais iparating ng banal na pagdiriwang na ito ng Kristong Hari. Kung kinikilala talaga natin na si Kristo ang hari ng ating buhay, paano siya nasusunod
sapagkat karaniwan ang hari, siya ang nasusunod. Maging sa loob ng tahanan, kung sino ang hari, karaniwan siyang nasusunod. Kung si Kristo ay totoong hari ng buhay nating mga tao, sino talaga ang nasusunod sa buhay natin? Tayo ba? Sino ba talaga siya? Kung si Kristo talaga ang sinusundan natin, malamang na malamang, meron tayong kaugnayan sa mga pinahalagahan niyang tao. Hindi dahil hindi niya pinapahalagan ang iba, kundi kung meron siyang higit na kinikilingan, ito ay ang mga nagdarahop, mga taong wala, nawawala, mga taong mahihirap, at napakarami talaga niyan. Sa porsyento ng mga Pilipino, sobrang dami ng naghihirap kaysa sa nangalagana. Kung kaya bilang isang bansang Kristiyano, nakahihiya itong isipin na kung na tayo pa naman mga Kristiyano ay hindi kumakalinga ng buo at ganap. Samantalang ang ibang bansa, kinakalinga nila ang lahat ng kanilang mga mamamayan. Sinisikap nila na lahat ay iangat ang buhay upang walang masyadong mahirap. Lahat kung pwede ay middle class, walang magdarahop. Dahil yun ang ebanghelyo, mga kapatid. Walang naiiwan, walang nagugutom. Lahat ay nakikinabang sa mga biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa atin. Kaya ito isang palala sa atin na kumalinga, maghandog ng sarili sa kapwa at maging instrumento ng isang makabagong pagkilos ukol sa pag-aangat ng buhay ng iba at lalo na sa mga itinuturing na Panginoon na mahalaga sa Kanya, ang mga dukha at aba ng lipunan. Amen.